Alright guys, good day. Today's project. Magandang araw nga pala sa inyo lahat. And I hope okay lang kayo. So today pala is itong nasa harap natin. Ito yung project natin. Magpapalit tayo ng fan na from Kuso. Super light fan. That's a Kuso. And then yung fan cover. Itong fan cover na aftermarket. Na ibabagay natin doon sa imamatch natin doon sa upper crankcase cover ni Mio, which is yung ganito texture, carbon fiber look. And then ito. So parang tutorial na rin ito kung paano baklasin. And then paano tanggalin yung AC magneto. I-detail natin yon. Linisin ko na rin. And then doon ko na lang ipakita sa Mio kung anong mga kailangan natin tools para mabaklas yon. And then yun for this project. Then stay tuned lang dahil next week dito na tayo sa Mio. Tanggalin natin yung mga cover na kailangan para ma-access natin ito. Okay, so stay tuned guys. Okay, so ang tanggalin natin mga cover is yung engine, itong side, at saka yung sa taillight para matanggal to. So, tinanggal ko yun ng mga screw, o mga body bolts niya. So, sa akin, hindi na yun mga stock. So, kung sa stock, lahat ng body bolts is Phillips lang. And then yung dito is sa footboard, matanggalin yung dalawang bolt dyan. Sa stock is, I think, 10mm. And then yung sa ilalim ng mga body bolt. So, baklasin na natin. Okay, so, dyan sa loob, tanggalin natin itong bolt na to. Then, parang may isa pa dito. Tapos yung Phillips nandyan. Yan. And then yung sa isa, yung sa ilalim. Kita ko. So Phillips yan lahat. Yan. Isang bolt na 10mm. Tsaka yan. Yung isang Phillips dyan. Yan. So, hindi pa to natanggal dati. Medyo matigas to. Sana hindi bumilog yung screw. Alright. So, cross fingers. Okay. Sawa ng Diyos. Nalambot lang siya. Isa. Then yung 10mm. Okay, parang may isa pa ditong screw. So, tanggalin na lang natin itong ignition coil. Ito, pinalitan ko na ito ng bolt. Kasi Phillips lang ito. Nung nagpalit ako ng 5-2 na coil, nahirapan ako tanggalin yun.
Yun, yung isa. Sana malambot lang ito at hindi bumilog. Okay. Lambot lang. Thank you, Lord. Hirap pag bumilog. Okay, so yan, mas madali. Then tanggalin natin tong parang mga rubber niya. Lipat natin doon sa yung lipat. Okay, tinanggal ko lang yung mga bushing. Dahil lipat natin to doon sa bago. Ipapalit natin. So, kailangan tanggalin yung parang metal na bushing niya para matanggal to siya. Yan. Okay. Right, so ito yung ipapalit natin. So kabit natin itong stock na seal. Tama ba yung term nito? Rubber seal. So kaibang quality nito, hard plastic. So hindi katulad ng isa parang hindi babasagin na plastic yung quality niya, yung stock. Ganyan lang. Dandahan lang para hindi mapunit. So, sa tagal nito, 12 years. Ngayon pa lang ito nabuksan dito. So, excited ako makita anong itsura ng magneto. By the way, yung sa magneto pala ang gagawin natin is kukulayan natin. Kulayan natin ng black. So, hindi ko pa talaga alam anong itsura kasi yung ibang nakita ko na nagtanggal ng magneto, grabe na yung rust. Hirap pa rin ikabit. Okay. Tabi lang natin, then doon na tayo sa fan. Tanggalin natin yung fan, 8mm yan. So kuha lang ako ng 8mm. So, ang technique is biglayin nyo kasi pag sasabayan nyo ng pwersa, ang tendency is iikot kasama si fan. So parang ganito lang. Hindi naman yan masyadong matigas. Yan, natanggal ng fan. So si magneto parang okay naman. So lilinisan natin to, pipinturahan. So tanggalin muna natin si magneto. So, gagamit tayo dyan ng pangontra para hindi iikot sasama si magneto. So, and guys, so, nilinisan ko yung sa coil.
masyadong madumi na. Pero yung magneton, isi magneton naman, hindi naman siya or nag-rust. So, pero kukulayan ko pa rin ito para presentable. So, madali lang siyang natanggal. Gumamit pala ako nito, flywheel puller. So, hindi mo kasi matatanggal pag hindi ka gumamit niyan. So, tatapusin ko lang itong linisin and then kulayan. And kapit na natin lahat. Okay, so stay tuned lang. Putulin ko muna itong video dito. Alright, so yan yung easy magneto. Pininturahan ko ng black. So, antayin ko na lang yan matuyo. Then, install na natin lahat. Yung bagong fan at saka yung bagong fan cover. So, stay tuned lang ha. Okay, so, lapit na tayo matapos. Stay tuned. Okay guys, so natapos ko na, nalinis lahat at napinturahan yung easy magneto. Ito na yung final result niya. So kabit na lang natin. So lagyan ko muna ito ng konting grasa para hindi magdikit. Para in the future, kung tanggalin natin, madali lang siyang tanggalin. Okay, so simulan na natin ang pag-symbol balik lahat. Tapos may guhit yan dyan, i-align nyo dapat dito sa may sigunyan. Tapos yung bolt, lagyan natin ng thread locker. Okay, so ang sukat nito is 17. Higpitan natin. Okay, gamit ulit tayo ng pangontra. Okay, tapos yung fan. So, ito na yung ikakabit natin yung puso. So, lagyan din natin ng thread lock. Alright guys, so natapos ko na siyang ikabit ng yung itsura niya. So I do like it and naging coincide siya dito, may touch ng red.
So dyan din. So maganda. So subukan natin panda rin. Mika! Okay, so we have another successful DIY sa pagpalit ng fan cover at saka yung fan at paglinis na rin doon sa loob yung sa AC magneto. So klien mo, klien nyo, yan yung dumi niya. So I'm not sure anong impact nun. Wala naman akong napansin na simula nung napuno yun ng ganun karami ng dumi. Wala naman ako napansin na iba sa kanya. But we'll see. Hindi ko pa kasi masyadong pinapansin ng mga changes sa bike noon. Pero ngayon, mas tutok na ako sa kanya sa mga changes niya. So, that's it. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga subscribers ko. Thank you for always supporting me. And if bago ka lang to this channel and you make it this far, so consider, if you like the video, consider subscribing. We have some other contents in the future, especially I'm not gonna spoil everything yet, it's too early, but something big is coming soon, not very soon but soon. And also some other things, mga tutorial DIY unboxing. So subscribe, like, share, and comment. So that's all for this vlog or content. See you next time. Stay safe, ride safe, God bless, goodbye.